Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Kung bago pa palang sa channel namin, mag-subscribe ka na and click the tiny bell para mas updated ka sa mga bago naming videos. So, for today's topic, ang pag-uusapan natin is yung mga baby products na I regret buying. Ito yung mga products na binili namin bago ako manganak during my second to third trimester ng pagbubuntis. So, ito guys, mga binili namin, hindi ba talaga nagamit, brand new pa siya, once or twice lang nagamit. So, talagang sayang din. Sayang. So, ang unang product is Big Kiss. Big Kiss ng baby. Ngayon pala, hindi na masyadong ina-advise ng mga hospital, mga doctors na gumamit ng Big Kiss. Kasi, pag may Big Kiss, hindi madaling matuyo yung puso ng baby. Actually, totoo nga guys, kasi dun sa panganay ko, 2 weeks na yata bago natuyo yung puso niya. Tapos, 7 days bago natanggal yung puso. Dito sa baby ko, sa second baby ko, 2 days or I think 3 days, tanggal na yung puso niya. And then, 1 week, tuyo na talaga siya. Hindi ko siya ginamitan ng Big Kiss. So, okay pala talaga yung hindi nagbibigkis. Pero sa matatanda, alam nyo naman, ayaw nila ng hindi nagbibigkis si baby kasi lalaki daw yung tiyan, kakabagan, ganun. So, pero ako, hindi ko na talaga siya ginamit. So, second na baby product na binili namin na hindi ko nagamit is this one, Acete de Alcanforado. Acete de Alcanforado. Ito kasi guys, napanood ko lang sa YouTube. Nanood kasi ako ng mga videos ng soon-to-be mommies, yung mga newborn haul nila, newborn essentials, yung mga pinamili nila. So, nakita ko, na-curious ako dito sa Acete de Alcanforado. Ang alam ko lang kasi is yung Acete de Mancinilla, yung pangkabag ni baby. Pangtiyan, pinapahid pag may kabag siya. Yun, para mawala yung kabag, lumabas yung hangin sa tiyan. Ito, hindi ko siya sure kung para saan eh. Binili ko lang din, pero hindi ko nga nagamit. Pero mura lang ta guys, nasa 20 pesos, mahigit lang siya. Sa Watson's ko nabili. Hindi ko talaga siya nagamit, as in, nakasealed pa yung open ito, hindi pa siya na-open. Hindi ko rin talaga alam kung para saan. So, ayun nga. Lesson learned. Pag may nakita kang videos na na-curious ka, huwag mo agad bibili. Mag-research ka muna kung para saan yun. Kasi sayang din yung pinambili mo nitong ganito. And then, the third one is ito. Itong nasira na yung lalagyanan niya. Itong comforter set, may pillows, head pillows, saka dalawang side pillows, and then yung higaan ni baby. Ito kasing nabili namin sa SM, sa baby company. Akala ko okay yung tela niya, pero nung ginamit ni baby, as in, mainit pala siya sa katawan, pinapawisan agad yung likod ni baby. So, hindi siya advisable. Kasi matutuyaan ng pawis si baby. Saka saglit lang talaga, pinapawisan na yung likod niya. Hindi siya komportable sa katawan ng bata. Tapos, itong yung tatlong products na ipapakita ko is magkakakonnect lang. Kasi, during my pregnancy talaga, ang plan ko is mag-breastfeeding nga, and then ipapump ko sa bottle ni Daddy si baby para just in case alis kami, ganun. May iwan siya kay nanay. Tapos, yun na lang ipapadede yung breast milk ko. Pero it turns out na mas okay yung naka-large siya sa akin, mas convenient, mas gusto din ni baby yung mas gusto niya. Tas mas maganda yung bonding namin ni baby kasi 'di ba magkadikit kami ganun. And since nasa bahay lang din naman ako, so nag-direct latch na lang kami. Nag-decide na lang ako na i-latch na lang directly si baby sa akin para mas mapadali yung proseso. So, unang-una, syempre, pag nag-decide ka mag-breastfeeding ng through pump, is kailangan mo ng breast pump.
Ito, electric breast pump na bili namin sa Sesame Street. As i, ito, twice ko lang yata ito nagamit. Twice ko lang ito nagamit. Tapos, tinesting ko lang kung ano, kung makakasipsip, makakasipsip talaga siya ng milk sa akin. So, nakakasipsip naman. Okay naman sana siya. Kaso, yung nag-direct latch na nga si baby. Hindi ko talaga, twice ko lang siya nagamit. Twice nga lang siya nagamit. By the way, guys, I will be having a giveaway for this video. So, make sure na panoorin nyo hanggang dulo. Doon ko i-announce kung ano yung mechanics, saka ano yung item na ipapag-giveaway ko. So, ayun. Ito. Electric breast pump. Siyempre, pag may electric breast pump ka, kailangan mo ng bottles. Bottles. Feeding bottles. Ito. Feeding bottles. Tommee TIPPEE. Ang binili ko is Tommee TIPPEE. 6 pieces ang laman nito. Bali, 2 pieces, ano, ginamit ko na siya. Pero, twice lang yata nadedehan ni baby. Itong apat na natitira, is, ayan, bago pa talaga to, bago pa. Hindi ko pa siya nagamit, hindi pa rin na-sterilize to. Wala, hindi ko pa nagagalaw. So, sayang. And then, ano pa ba? And then, pag may bottles ka, syempre, hindi mo wala ang sterilizer. Sterilizer. Bumili rin kami ng sterilizer. 2-in-1 sterilizer. Bali, Kiko yung brand niya. In-order ko rin to. Ay, binili rin namin to ni Daddy. Hindi, once ko lang to nagamit. Dun nga sa, in-open ko na dalawang bottle ng Tommee TIPPEE. Tapos may advent din kaming bottle. So, yun. Dun ko lang siya ginamit. Since wala naman akong i-sterilize na, since direct latch na rin si baby sa akin, so, hindi ko na siya kailangan. hindi na talaga to nagamit kahit minsan. So, ayun. So, ayun nga guys. Yan yung mga baby products na pinanghihinayangan kong binili ko. And then, so, since hindi naman na ito mga gamit, magagamit yung ibang product, I will be having a giveaway na lang on this. So, ang papag-giveaway ko na lang is yung electric breast pump from Sesame Street. Ito na lang. And then, nga guys, niyak si baby, kaya hinawakan ko na lang muna siya. Hi, baby ko! So, yung electric breast pump na lang ipapag-giveaway natin. And then, yung 3 Tommee TIPPEE bottles. So, para makasali sa giveaway, ilalagay ko sa description box yung steps na gagawin nyo. So, that's all for this video, guys. Please subscribe on our YouTube channel. Bye-bye! Say bye-bye, baby! Say bye! Bye-bye, guys! Ay! Oo nga pala guys, I will be in sa description box kung kailan malalaman kung sino yung mananalo ng giveaway. So, bye-bye! You have laway! Bye-bye guys! Thank you for watching! Bye-bye!